Hello guys, good day. Welcome to my YouTube channel. Meron akong ituturo uli sa inyo na isang top load automatic washing machine. Ang naging problema po nito, hindi na po nagfa-function yung mga button. May power pero as in parang patay na, pero may power. Ang naging problema nito guys, hindi na po, nung umpisa ang dahilan daw sabi ng may-ari, hindi na po mapasok yung tubig mismo dun sa inlet ng washing machine. So kaya sabi niya, subukan ko daw, baka sakaling magawa pa dahil sayang. Ang model number po nito ay ayan, WA90J5710SG Samsung Wobble. So ito guys, ang isang dahilan ng pag malfunction ng washing machine nila ay itong inlet motor. Ito po yun. Ito yun. Dito nakasaksak yung hose galing sa gripo dito. Tapos dito papasok yung tubig. Ito para tato sa sabon at saka ito yung para sa conditioner. Ngayon, ito po ang nagiging dahilan kung bakit po nasisira ang isang washing machine gaya nito. Pag on niyo ng washing machine, pagkatapos nilagyan niyo ng labahan, ang unang-unang trabaho ang gagawin nito ay magpasok ng tubig dito mismo sa tub. Pag wala pong na-sense na tubig itong motor nito o motor nito, iinit na lang po ito ng iinit. So dahil wala pong coolant, ang pinaka-coolant po nito ay yung tubig na pumapasok dito. Yung dadaloy na tubig papunta rito, yung po yung magiging coolant nun. So dahil walang nakukuhan, walang nasisense na tubig, ang nangyayari, ginagawa ng may-ari, nagsasalin ng tubig dito sa ibabaw. Yun po ang iiwasan natin. Kasi ang design po nitong washing machine ito ay automatic. So, dapat hayaan nyo po siyang magtrabaho. Hayaan nyo po siya mismo ang magtrabaho para dito sa top load, para dito mismo sa washing machine ninyo. So, ibig kong sabihin, pag wala pong tubig na galing sa gripo, huwag nyo na po munang gamitin itong washing machine na to. Kasi, in a long run, sisirain po ang parts nito. Dahil, mapipilitan na lang po yung washing machine na umikot. Ganito po yun. Pag unong yun ang washing machine, hihigo po ng tubig to dito, lalabas po dito. Pagkatapos nun, iikot siyang kusa. Pero hanggat na mararamdam, may mga sensor po kasi ito eh. Pag napansin ng motherboard na kulang ng tubig, automatic hihigop po uli ng panibagong tubig yun. Ito po yung mag-close and open. Mag-open po yung valve nito, tapos papasok yung tubig. Pag na-reach nyo na po yung water level, mag-close tong valve, hihinto yung tubig. So ngayon kung puro manual po ang gagawin ninyo, magdadagdag lang kayo ng tubig, sa katagalan po, may sisirain at may sisirain pong parts. Kagaya nito, nagsimula lang po ito sa hindi sa paghigop ng tubig dahil nasira na ito ang valve. Dahil dito po sa amin, mahirap ang tubig galing sa nawasa. So, unang sinira ito. Ngayon, sa pag-check po kung bakit paano mag-check na sira po ito, ang gagawin nyo lang po, gagamit po kayo ng tester. Ito po, tester natin. Ilagay nyo po sa settings ng continuity. Yan. Ang gawin nyo lang po, i-test nyo to sa magkabila ang pin. Dapat ganyan. Tapos dapat may numbers po na lalabas dito. May reading. So dahil walang reading, ibig sabihin po open line. Ngayon, i-test nyo naman po yung iba para makita nyo po yung kaibahan ng dalawang motor.
ng dalawang motor. Lagyan nyo dito sa pin. Ayan. Napansin nyo po may reading. So, ibig sabihin okay pa po itong dalawa. Ang problema po nito, wala pong nabibili nitong isa. Set po lagi. So, kung nakita nyo na po na ito po ang sira, ibili nyo na po nito ng buo. Dahil wala po kayong mabibili na pa isa-isa. Ngayon, para po maiwasan natin na masira o mandamay ng piyesa ang inyong washing machine, sa umpisa pa lang po, pag naramdaman ninyo na wala na pong lumalabas na tubig dito o sa loob mismo ng tub, wala nang dumadaloy na tubig, ipagawa nyo na po or gawin po ninyo para po hindi na po mandamay ng ibang sira kagaya nito. Ngayon po, ito po ay nung umpisa, gaya nga po ng sabi ng may-ari, nung umpisa, ganun lang ang naging problema, walang dumadaloy na tubig, kaya ginagawa nila, sinasalay na lang nila ng tubig, which is mali. Opo, gagana po yun sa umpisa. Pero katagalan po, bibigay at bibigay po ang motherboard ng washing machine ninyo. Kaya ang ginawa ko po, ito po, pakita ko lang. Dahil nasira na rin po yung board, umorder na rin po ako ng board. Ito po. Dahil sira na po yung isang board. Kaya para po maiwasan ito, sa umpisa pa lang po, ipagawa nyo na o gawin nyo na. Sa paggawa naman po nito ay ganito. Ito pong valve nito ay nakalagay dito sa ilalim. Dito sa loob. Ganyan po ang position niyan. Lapit ko lang po yung camera. Ayan po. Ganyan po ang position niyan. Ang gagawin nyo lang, sa pagtanggal po nito, pero bago nyo po tanggalin, i-check nyo po muna gaya ng tinuro ko kanina. I-check nyo muna kung merong continuity. Pag walang continuity, ibig sabihin po, sira na po talaga ito. Gaya ng ginawa kong pag-test. Ngayon, sa pagtanggal naman po nito, iaangat nyo lang po ito, tapos hihilain nyo palabas. Ganun lang po. Iaangat nyo ito. Ito. Iaangat nyo ito. Angat pataas. Sabay hila palabas. Pero dahan-dahan lang po para hindi mapwersa. Para hindi rin po mabasag itong frame. Itong lagayan nito mismo. So ngayon, ituturo ko na lang po sa inyo kung paano po magkabit ng mga parts na binili ko. Yung sanhi ng sira po nito ay applicable po. Nangyayari po madalas sa lahat ng klaseng top load na washing machine. Dahil nga po, pag wala po itong na-sense na tubig papasok, ito po ang unang masisira. Kagaya po nito. Ito po. Sira po ito, kaya papalitan ko po nito. Dahil matagal po nilang ginamit na sira ito, nadamay po yung motherboard. Doble gastos. So para maiwasan po ninyo yun, sa umpisa pa lang, pag naramdaman na po ninyo na hindi na po naglalabas ng tubig yung washing machine ninyo, ipagawa nyo na po or gawin po ninyo. Ito po sa mga daddies and kuyas natin dyan sa bahay, kayang-kayang gawin. Ang importante, meron lang po kayong tester na dala o meron kayong sariling tester para makapag-test po kayo nung aling motor po ang sira. So pagbalik naman po nito, ang gawin nyo lang, itusok nyo uli dito sa pinag-alisan, tapos itulak nyo naman po papasok, pababa. Tulak pa loob, sabay tulak pababa. Ayan po. Ganun lang po kasimple. Tapos po, ikabit nyo po yung hose. Ito po yung nakarugtong na hose po dito sa baba. Lagay nyo lang po yan. Tapos po, meron po lagi yung lock. Ito po yung lock niyan sa gilid. Ito po. Ito po yung lock. Ibalik niyo lang po doon sa dating pinagkakalagyan.
Ganyan lang po. So, tapos na. Hindi po mahirap gawin. Ang tandaan nyo lang po, laging safe ang trabaho. Huwag pong magmadali para maiwasan ang disgrasya. So, ayan. Natin ng konti. Ayan. Bago natin ikabit itong isa na motherboard, yung pinaka motherboard, ito po. Ito po hindi po mahirap kalasin. Tandaan nyo lang po kung saan nakakabit lahat ng mga socket para hindi kayo malito. Lagay nyo dito, question nyo lang. Tapos ito yung mga connector. Kagaya nito. So meron na pong palatandaan kung para sa, kung saan po ninyo ikakabit uli ito pagkatanggal. O parang pinaka-safe, kunan nyo po ng litrato bago nyo tanggalin isa-isa. Ibalik nyo lang po ito, gagaya nito. Madali pong tandaan kung saan ibabalik dahil nakapwesto na po lagi kagaya nyo. Tusok nyo lang dito. Ayan. Tapos dito. Tapos dito. So, ganun lang guys. Tapos na. Tapos po, ibabalik na lang po natin dito sa housing. May mga slot po yan para hindi kayo mahirapan. Tusok nyo muna. Ayan. Yan guys, okay na. Pwede ko na itong ihatid sa may-ari. No? Ganun lang kadali. Basta may konting alam po sa electronics. Hindi po kayo mahihirapan. I-test ko na lang po. Gaya na sabi ko kanina. Kaya po ako nagpalit din na yung motherboard dahil may mga keys na hindi na po gumagana. So i-test po natin ngayon. Thank you.
is good na. Hindi ko lang po pwedeng i-start kasi wala pong tubig. Ang importante po, napakita ko lang na yung mga button po nito ay okay na lahat. Gaya ng sabi ko kanina, meron na po akong advanced video na makikita po doon na nagagamit na po mismo yung washing machine. So, yung lang guys, recap po tayo. Pag meron po kayong washing machine gaya nito, Samsung Wabol, ayaw umandar, pero may mga, hindi naman po kasi agad-agad yan masisira eh. Hindi po bigla-bigla na lang masisira. Meron po mga sinyalis yan. Unang-una, yung biglang nawala yung tubig, o biglang nawala yung pagpasok ng tubig, huwag nyo na pong ituloy yung paglalaba. Kasi gaya po ng sabi ko kanina, mandadamay po ng sira yan. Kagaya nito, nandabay po ng sira. Imbis na yung isang parts lang po ang papalitan, nagdoble na po. Nadamay na rin po yung motherboard. So, para maiwasan po yon, kung napansin po ninyo na hindi na pumapasok yung tubig doon sa tab ng washing machine, gawin nyo na o ipagawa po ninyo pag hindi nyo po kaya. Para hindi na po lalaki yung gastos ninyo. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa panonood. Sa mga hindi pa po nakanood, hindi pa po nakasubscribe, please subscribe, like, share, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago ko pang pong upload na video. Sa mga nakasubscribe na po, maraming salamat po sa inyong lahat at hayaan nyo po ipagpapatuloy ko po yung pagbablog ko para makunan nyo po ng aral at idea kung paano po mag-repair ng appliances natin sa bahay. Maraming salamat po.